So yan kumukulo na, and then we can pick it up, you know, from this boiling casserole. At iaho natin, no, yung mga ano, para maiprito natin. Then siguro pwede natin ibalik mamaya, no? Kasi masarap-sarap yung mga yung manok na medyo nakaprito. Ito yung mga naiwan na ano, no, potatoes and onion and garlic tsaka yung pepper, no? So ilipat natin to, natira na lang yung apoy, and then we're gonna substitute yung ano, yung frying pan, no? Medyo bago yung bili ko dyan. 600 to sa SM, no? Teflon coated siya, ibig sabihin hindi siya didikit. So dyan natin i-frito, no? So papainitin natin, medyo lalakasan natin yung apoy. So nilakasan ko yung apoy, makikita nyo malakas. And then pag mainit-init na, we can put oil, right? So kunin ko yung oil. Ito. Para lang ma-prito natin. Malagyan natin ng ganyang oil, tapos painitin natin. And then we could fry the chicken, I mean. So ito na yung adobo natin, no? So we're gonna ano, flip over para maging even naman yung application ng heat, no? Sa magkabilang sides, sa top and bottom, no? O sa front and back side ng ating manok, no? Para hindi naman one side lang. Yan. Tapos, we're gonna put some additional, no? Optional naman to, hindi naman to mandatory. What we're trying to say is, parang gusto lang natin medyo mag-iba yung lasa, no? To make it kind of savor, no? To savor the taste. Yan. Nilagyan ko ng nilagang itlog. Alam nyo ba kung ilang minuto para ma-boil ang egg? Eksakto. Sabi nila mga 7 minutes. So, ginawa ko na lang ano, mga 10, no? Siguro 8 to 10, no? Para naman makatipid ka ng liquefied petroleum gas or yung apoy. So, kasi luto na tapos iboboil mo pa, no? What's the use of prolonging the boiling when it's already cooked or boiled egg na, no? So, yan, no? So, nilagyan natin ang boiled egg, no? Yung ating fried chicken, no? Para yung lasa, no? Yan. Para yung lasa. So, this is a fried chicken with boiled egg. Yan. So, nilaga na. It's already boiled, but now you're still frying it, no? O, you know, para lang maiba, no? Just for the sake of, you know, trying and experimenting, no? Pwede mong ibalik yan sa sabaw ng adobo. Pwede mong ibalik doon. Or, you can have it like as it is. No? Let it be. As it is na fried chicken lang. No? So, yun ang magiging ulam namin ngayon. And ako na diabetic, yan lang ulamin ko. Tsaka may tirang gulay yata. No? But I'm not going to take rice for tonight. No? Para mapalo ko naman yung low carb na dinner na binabanggit ng mga ano, yung mga group chat. No, sumali kasi ako sa mga group chat. No, so tingnan natin. Uy, nagbi-blister pala yung egg pag piniprito. Wow. Ngayon ko lang nakita to, no? Anyway, cook naman na yan. So, yun ang aming ulam ngayon. Kain na po tayo. Have a good dinner, everyone. For all the viewers, no? So, kung may natutuhan kayo, may nagustuhan kayo, like. Kung wala naman kayo nagustuhan or may gusto kayong mga topic na ipa-discuss, mag-comment lang po, no? It's sharing lang naman to. We are not expert as a chef or cook, but we are happy to share, no, as a person, as a diabetic patient, no, and as a father na nagluluto sa isang pamilya. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Stay safe and God bless to all of us. Thank you po. Salamat. So ito na po ang aming ulam ngayong gabi, fried chicken na minarinate sa adobo. Yan, tapos nilagyan ko ng boiled egg. So, yun yung aming dinner ngayon. At dinner ko bilang diabetic, ito lang kakainin ko without rice.